Hi guys, today magkaroon tayo ng show review ng X-Step Light Attack. Isa ito sa pinakamalupit na budget shoes ng X-Step kasi sobrang tech na meron ito dahil may nagsasabi na mas malupit daw to kaysa sa Agile 1. Okay guys, samahan nyo ako, i-review na natin to. Start na tayo, let's go! Hey, I never give it up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to and mga ganitong content naman yung hiling ko, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Another X-Step basketball shoes na naman guys. Kamukha ito nung Jaylen Sanity na sapatos, no? Pero magkaiba sila ng material. Parang yun, knit material ito. Parang nylon mesh po yung ginamit sa kanya. Pero umpisahan natin sa aesthetic and material, no? Gustong-gusto ko yung shape niya. Mid-cut. Napakarami pa pong colorway nito. May pink, may green, and blue. Pero parang ito yung pinakagusto ko. Kaya ito yung order ko. Kasi parang baby pink, baby blue yung pinagsama. Napakaganda, napaka-cute. Napaka-forma. Pansinin nito sa basketball court, guys. Pero kasi hindi lang siya papansin, no? Tingnan nyo naman yung materials niya. Napakaganda. Infused plastic po dito. May TPU plate po. Kinage niya yung midsole na tinatawag nilang X-Dynamic Foam na parang siyang Adidas Boost. And hindi lang yun, no? Kasi meron pa siyang torsion plate, guys. Meron siyang maliit na torsion plate na plastic lang naman, pero okay na rin. Kasi usually mga ganito, yung mga nitrogen-infused foam na midsole, hindi nila nilalagyan ng torsion plate. Kaya usually, yung mga ganito, walang torsion support. Minsan, napaka-lambot niya, napaka-mushy, napaka-flush, na parang imbalance na parang pwede kang matapilok. Puro fusing po siya, infused plastic, dito sa kanyang forefoot. No, para sa pag nagtutudrag kayo, do for durability na rin para tumagal yung sapatos and syempre para contained yung paa ninyo, no? Para supported siya. Lockdown mararamdaman niyo 'yan. Kasi pag mesh medyo nag-aano yun, stretch yan. Kaya good thing meron ganito, no? At itong may TPU plastic dit na parang external heel counter, no? Itong bilog na 'to. Okay naman, hindi nga lang siya, parang hindi ko nagugustuhan yung itsura niya. Pero it gets the job done eh, napapatigas niya dito eh. So, okay siya, may X-Step logo dito, hindi nga lang masyadong halata. Mukha namang premium guys, mukha namang premium, no? So dahil dyan guys, dahil gusto ko yung colorway nito, itsura niya, napakaganda ng material, may torsion plate. Bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 na aesthetic and material score. Kung mas maganda sana kung malaki-laki yung torsion plate and carbon fiber yun, magugustuhan ko rin sana kung yung uppers niya hindi nylon mesh. Kung kunyari mono yarn or knit uppers, mas maganda. Pero okay pa rin naman kasi marami namang fusing and it gets the job done nga, no? Okay naman siya. And ang pogi-pogi talaga. Diba? Next guys, traction and outsole tayo. Napaka-ingay po nito. Meron po siyang high pitch sound talaga dun sa sound check ko dun sa TikTok. Ginawa ko po siya. Napaka-ingay po nito. Actually, ganun din naman yung Jaylen Sanity na sapatos, no? Parehas lang naman sila nito. Do parang yun kasi translucent. Pero yung traction nila the same. Top notch po parehas yun. No, talagang stop on of dime, talagang titigil ka talaga, kakapit talaga siya kahit outdoor court pa yan. Kaso lang guys, ang pagkakaiba nito, parang mas matibay po siya doon sa translucent na Jaylen Sanity. No, parang medyo mas malambot-lambot yun. Ito mas matigas talaga. No, kasi siguro nga solid white rubber siya kaysa doon. No? Usually ganoon naman eh, pag translucent parang yun yung medyo mas malambot na traction na rubber. No? And kung makikita nila yung traction, parang ang Dragon Claw, parang kalmot ng dragon. Parang ganun yung sinasabi dito, no? Extra grip, meron pong nakalagay dito. Eh naman talaga maganda yung traction niya, no? May X-Step din dito na logo. And ang kagandahan ito, hindi naman siya masyado nag-a-attract din ng dust, no? Yung outsole niya. So kahit ipak-outdoor niya talaga, panalo. So dahil dyan guys, bibigyan ko ito ng 10 out of 10 sa traction and outsole. Perfect sport po yan, no? Next, punta na tayo sa safety and support.
Yung uppers po niya, medyo stretchy, no? Kasi nylon mesh. Pero buti na lang, meron siyang mga infusing dito. May mga fused plastic po dito. Dito sa kanyang lacing system. Maganda yung heel counter. May TPU plate dito. So, rigid enough to and comfortable pa rin naman. Ito yung sinasabi ko na parang perfect na heel counter kasi malambot pa rin siya pero maganda pa rin yung padding niya. Nandun yung support and nandun pa rin yung comfort. Nice. Buti na lang may ganito. Though ayaw ko kasi itsura niya, no? Ulit-ulit, no? And hindi lang ito yung TPU plastic nila, no? Yung TPU plate din dito. Ito yung nag-assist talaga. Ito talaga yung nagbibigay ng support sa mga lateral moves mo, no? Ito talaga yung nagbibigay ng lateral containment. Medyo kinage siya ng konti yung midsole, no? Okay lang kasi meron pa rin ang mga, no, naka-exposed, which is good thing pa rin, no? Plus pa guys, no, may torsion support po siya kasi meron po siya torsion plate na maliit dito, no? So nakakatulong para hindi kayo matapilok. Which is napakaganda kasi sa ganitong price range, ganitong price point, meron pa rin torsion support. Para hindi mag-twist yan guys, anti-twist po yun, no? Speaking of the pilok guys, dahil din dito sa outrigger na to guys, tingnan nyo ang kapal niya, no? Natutulungan din na ma-prevent nga yung tapilok. Napakaganda, no? So parang for me, na-check naman niya lahat ng mga kailangan para maging safe yung paa ninyo, no, sa sapatos na to. So dahil dyan guys, bibigyan ko po ito ng 10 out of 10 sa safety and support. Next guys, punta na tayo sa fit and comfort. Guys, yung step-in comfort nito, pag sinuot nyo siya, pag pinahon nyo yung paa nyo, pag pinanglakad-lakad nyo, pinagtakbo, pinag-workout, pinag-basketball, talaga namang napakalambot. Kasi syempre, no, busto eh, parang Adidas busto eh, yung dynamic foam. Malambot po talaga siya. Napaka-padded po. Yung tang, padded din. Medyo numipis lang yung padding dito, no? Pero okay pa rin naman. Enough pa rin naman kung okay tatanungin. And siguro gusto ko sana ng konting Achilles pillow dito, no? Yung Achilles pillow. Pero dahil makapal-kapal naman siya, okay na rin naman. Kaya totoong transition guys, napakaganda. May arc dito, may arc dito. Or foot flex, napakalambot po nito. Tingnan nyo naman yan. And nagbabound siya dahil nga doon sa torsion plate. Mamaya natin pag-usapan dyan, no? Napakaganda kasi yung TPU plastic niya dito guys, malambot naman, no? Kasi iba, yung mga TPU plastic, yung TPU plate, napakatigas. Hindi mo na magalaw yung paa mo, hindi mo na mabend para nakakulong yung paa mo. Nagagawa niya yung trabaho niya na masuportahan ka niya, pero yung comfort nandun pa rin. Wow naman! Wow! Wow! Pangalan nga nito, di ba, Light Attack? Light talaga siya, guys. Light talaga. Mas magkahan pa to doon sa ano eh, Jaylen Sanity Dragon Claw. So dahil dyan, bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10 na fit and comfort score. Kasi yung fit din pala, guys, no, pag pinasokin pa ako, saktong-sakto yung space. Pinang-workout ko siya kagad. Ang ganda. Hindi na kailangan ng break-in period pala, guys, no? Nandun na yung comfort. And nag-stretch na nga kasi yung uppers. Kaso lang, guys, medyo tricky kasi ito na naman yung mga lumang X-step yata, no? Na 9.5 yung ano, yung USA, pero Euro 45. So, doon kayo sa Euro 45 po mag-follow. Kung ano yung Euro size ninyo sa Nike Adidas, yun po ang sundin ninyo. And panalo na po yun, no? True to size po ito. May konting space, so panalo talaga yung fitting. Punta na po tayo sa breathability na hindi na natin yata dapat pag-usapan kasi halatang halata naman. Sobrang dami butas dito. Mapagilid dito, no? Pasok po talaga yung hangin. Dito sa side, hindi ko malaman bakit parang mas intact yung ano niya, yung mesh, yung nylon mesh. Parang hindi lahat mapasok, no? Parang mga 70% lang dito. Dito, 98%, eh. 90-100%, no, pumapasok. So dahil dyan, okay pa rin naman yung breathability. So bibigyan ko po siya ng 9 out of 10 sa breathability score dahil kahit matagal niyo po itong gamit, talaga namang hindi init yung panin. Wala na, finish na. Kahit outdoor pa yan, no, na mainit. Next guys, sa cushioning na tayo. Napaka-bouncy po nito, no, dahil nga sa Dynamic X foam na full length po siya. And dahil in-exposed po ito, hindi nila masyadong kinulong. Ito may exposed, nakalabas. Dito talaga, sobrang nakalabas. And anyway, itong TPU plastic, TPU plate, malambot siya. So okay lang, may compression pa rin dito, no, nagko-compress pa rin.
Kahit nga pindutin yung malambot dyan, no? Dahil doon, guys, mararamdaman yung bounce. 70% yung ano nito eh, energy return. 70% yung rebound rate. Napakataas. And sobrang ganda rin po ng impact protection nito. Kung ako yung tatanungin kung ano yung number one cushion ko, laging nagtatapatan yung quick foam, yung ganong material. And itong Adidas Boost na or yung nitrogen infused foam na, yun yung dalawa sa favorite ko kasi sobrang impact protection and nandun pa rin yung energy return, nandun pa rin yung bounce. May bounce pa siya dahil nga may torsion plate po siya, no? So mapapamove forward ka. Though medyo yung kanyang fourth wheel medyo mababa-baba kasi medyo hindi niya naman siguro priority yun. Pang power forward to eh. Pang forward to, pang center. Medyo makapal din yung ano niya, yung foam. Pero anyway, fast pa rin naman kayo dito dahil nga may bounce po siya. So wala siyang delay. Kasi ibang cushioning setup, napakalambot. Parang may delay eh. Parang kayo nagdidig eh. Parang pumapasok yung paa ninyo. Tapos may delay, no? Ito hindi, wala. You will feel fast pa rin po dito. And medyo may tulong siya sa talon. So dahil dyan, guys, gustong-gusto ko yung cushioning setup nito, no? Kasi dynamic foam plus chunk plate. Oh my God, perfect na perfect. Bibigyan ko po ito na 10 out of 10 sa cushioning score niya. Kasi iba ito lang eh. Ito yung sweep 4 ng Anta. Wala namang torsion plate yun eh. Ito lang siya, no? Ito. Oh my God, sa ganitong price point, no? Punta na nga tayo doon. Kasi hindi naman yung pag-uusapan natin na next, no? Sa price tag, guys, sa ganitong material, ganitong itsura, hindi na natin doon pa pag-uusapan. 11 out of 10 price tag score ko, no? Sana all. Wala eh. Sobrang sulit nito, guys. Parang minsan nagiging less than 3,000 lang ito eh. Sa ganitong material, ganitong chunk plate, Adidas Boost halos, nitrogen infused foam na midsole. Oh my God. Wala na tayo dapat pag-usapan pa. Dapat bilhin mo na to. Huwag kang mag-alala, guys. Maglalagay naman ako ng link dyan sa baba para matry mo itong light attack ng X-Step. Kasi panalong panalot po talaga. Small forward, power forward. Pwede rin to sa center, no? Pwede rin to shooting guard. Kung bigat kang shooting guard, panalo po to sa'yo, no? I-click mo na yan. Legit seller po talaga yan. Price tag pala, 10 out of 10 po ang score na ibibigay ko dyan. Napakataas po ng performance score po nito, no? So guys, itry nyo na. ASAP! Pero kung gusto nyo mag-try ng mga ibang small forward, power forward ng mga sapatos, no? Mga X-Step din na shoes. Ilalagay ko yung mga link dito and yung bilog dito, i-click nyo na rin para mas ka-subscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always, always drink your protein. Bye!